Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Jennifer Binguelo. I'm a part-time online ESL teacher and a full-time mom. So for today's video, I am going to share to you the status of my fourth application in CyberBacker. So for this time around, I was able to pass the initial interview. So ganun lang po kasi siya. Once you reapply, all you need to do is to answer the why assessment again, and then you'll be invited to the initial interview. Ayan, so may option ka na ano na magpa-interview agad using the clickable button right after you finish the why assessment, or they will be sending you an email inviting you to your initial interview with a schedule, yan, and the link to the on-demand interview. But if you are not ready or if you are not yet prepared for that, you can always click on the link on your most convenient time. That's what I did. And ano nga ba ang pinagkaiba ng ginawa ko ngayon sa initial interview as compared to the one when I failed it? Wala naman akong masyadong nakikita guys na pagkakaiba, but na-notice ko na it worked that I answered the why assessment na totoo lang sa aking sarili kung ano lang ang talagang na-feel kong gusto ko. Ayun. So yung why assessment ka, 'di ba, gaya na sabi ko sa inyo, pipiliin niyo kung ano yung pinaka most likely you or your most preferential to less likely you or less preferential. Naging honest lang ako sa sarili ko doon. I am not really sure if it affects the result for your initial interview, but that's what I did this time. Also, niready ko na yung mga technical requirements information. For example, kung ano yung laptop specs ko, yung backup internet ko, backup power source in case magkaroon ng outage, kung anong klaseng headset ang ginagamit ko, ayan. And in case nafe-feel ko na hindi magmamatch sa requirements nila, technical requirements nila yung aking equipments, I always follow up my statements with, I am willing to upgrade. For the question, how do you see yourself 5 years from now, or where do you see yourself 5 years from now? Nakatulong na nag-search ako ng best answers from the internet. Tapos nag-memorize ako. Kasi, yun naman din talaga ang nararamdaman ko. Pero, you know, I'm not as good in speaking in English as what you thought I am. Oo, minsan may mga bagay pa rin ako na hindi ko ma-express. I can't find the right words on how to say them. If you feel na makakatulong yun sa inyo, then go ahead and do so. Ayan. And then, yung mga usual questions na nabanggit ko sa aking vlog dito, ililink ko dyan sa card, ay ganun pa rin siya. Wala pong nagbago. Ma-advise ko pa sa inyo is that when they are asking you on how you learned about CyberBacker, you also try to parang increase their pride in their company. So, search kayo kung ano yung mga in-offer ba ni CyberBacker na perks or benefits working with them. Ayun, tapos yun ang sabihin nyo. Talk about that para naman parang mabuboost din yung kanilang confidence in their company. Yun lang ang alam kong nakikita kong, ano, nakikita kong pagkakaiba ng initial interview ko as compared to when I failed. So, nakapag-take ako ng CBPA, yung CyberBacker Personality Assessment. Ayan, guys. So, although alam ko na may mga ibang content creators na ayaw nila pong pag-usapan kung ano yung actual examination, i-discuss ko po siya dito kasi meron naman na din pong nakapag-share. Ayan. So, unang-una sa lahat, may mga sections doon na timed at may mga sections na hindi timed. You must be able to think quickly and accurately when doing the assessment.
Kasi mahirap nga po siya. Para ka ding nag-take ng entrance examination sa isang kilalang university, but it's more on gauging your English skills and your cognitive skills, vocabulary, and typing skills, logical skills. Ayan. So, yung isang type ng exam doon, ayan, yung sentence, ayan, mayroong isang sentence na marami siyang nawawalang salita. Ayan. At doon sa pagpipilian nyo, para din siyang multiple choice, hindi naka-arrange yung words. So, yun ang nakakadagdag sa hirap ng assessment na yun. And, mga 6 to 8 words ang nawawalang i-arrange nyo. So, time pressure talaga siya. Sa pagkakaalala ko, 12 items yun. And you need to finish it within 20 minutes ata. Hindi po ako sure, pero mga ganun. Ayun. And, hindi ko siya natapos. 8 lang ang nasagot ko, pero I'm a little confident of my answers. Bukod sa isa, yung pinaka-last, hindi ko na siya nasagot ng maayos. Nang hula na lang ako. Ayan. And then, merong part doon na ano yung vocabulary mo ay iti-test. So, may word. Tapos, pipiliin mo doon sa choices kung ano ang pinakamalapit na kahulugan. Ayan. Similar meaning. Hindi siya madadaling vocabulary words. And then, meron dong part kung saan meron ipapapili sa'yo kung which of these items are related to each other. For example, kitchen utensils like spoon, fork, plate, and knife. So, kailangan mong ma-determine kung alin-alin ang related to each other. Ayun, yun, medyo nadalian ako doon. At saka merong figure made of blocks. Ayan, na dalawa sila. Tapos nasa ibang angles, magkaibang angles sila. Sasabihin mo lang naman po kung sila ay the same or different. So, hindi po ako masyadong nahirapan dun. Kaya lang, wait, sa typing test na naman, ayun, medyo mabagal talaga akong mag-type. I heard from one of the content creators na ang hinahanap daw pag virtual assistant ay 60 words per minute. I don't know how true is that. Pero kung yun nga ang requirement ni Cyberbacker, hindi ko talaga siya kayang abutin. Ayan. Ano pa nga yung ibang test? Yun na nga guys eh, kahit na i-kwento ko pa sa inyo kung ano yung exam, talagang challenge pa rin siya kasi most of them are time. May time limit. Pero ito guys, merong practice part naman. So, doon, ma-advise ko siguro sa inyo, doon sa typing test, i-practice yung mabuti muna yung practice part kung hindi kayo ganun kabilis mag-type. Kasi parang ang pinalitan lang is yung pangalan. Tapos pareho na siya lahat. Maximize your time practicing hanggang sa confident na kayong mabilis na kayo bago kayo mag-click ng start. Ayun, so hindi ko makukumpleto yung detalyo guys, hindi na siya clear sa isip ko because I took that exam, August 18, as far as I can remember. Pero ipopost ko pa rin dyan kung kailan ko na-receive yung email kung saan sinabi na hindi pa rin po ako nakapasa. Although, mas confident na ako this time guys, hindi ko talaga ma-figure out kung paano inaano ni Cyberbacker. Pinipili yung kanilang mga virtual assistants. Balita ko, pag nakapasa ka, ay makakatanggap ka ng isang analysis ng iyong personality when it comes to work. Ayan, in a professional setting. As of now, guys, parang hindi ko pa alam kung after 2 months, will I still apply in Cyberbacker? Siguro, titignan ko pa. Because, yes, merong mga nakaka-anim, sabi dyan sa comment section, merong mga nade-demotivate na to apply in Cyberbacker, ganyan, because of negative reviews, which I'm not sure about, kasi meron namang mga positive reviews naman, marami din naman, so, hindi talaga ako sure kung paano ba, kailangan bang basta matapos lang lahat ng items, or you need to be more sure of your answers, or kailangan mo talaga siyang mabalance. So, I hope that you will stay tuned with my videos, guys. I'll be sharing with you information about how to get in 5OnTalk as an online English teacher sa susunod kong vlog because alam ko maraming
fresh graduates, and I know that 5-1-Talk is a good training ground for newbies in the online teaching industry because ito yung online platform kung saan talagang nagpo-provide ng training before they launch you as a teacher. Unlike other platforms, because I have also tried applying sa iba, na once you pass, you'll be launched as a teacher without being trained. So you'll practice on your own, or you will do your self-study. You will try to navigate the tools on your own. Ayan, unlike in 5-1-Talk, na meron talagang support. And so guys, thank you for coming to my channel. I would like to express my gratitude to nung last na nag-share ako sa inyo, 390 subscribers lang ako. And now I have 419. Hindi ko alam, hindi ko ma-recall. Pero thank you po talaga sa inyong support. I thank those who are trying to connect with me through my Facebook page. Yung mga nagtatanong dyan, salamat sa pagtitiwala nyo sa aking mga sagot, sa inyong mga katanungan, sa mga nag-comment dyan ng mga motivational quotes. Thank you talaga sa inyo, nakakatulong ko sa akin. You know, I'm here not to pretend as I am the smartest sa work from home setup, pero I am here to look for people have the same strengths and interest like me. At kung merong may makakatulong sa akin na mas magagaling pa through your comments in the chat box, I would highly appreciate it. And that is all for today's video. Thank you. See you next time. Bye.